At narito naman po, gusto ko ipakilala sa inyo ang isang taong pinagkatiwalaan ng aking anak. Na sinisiguro ko sa inyo na siya po ay pwede-pwede nating pagkatiwalaan, magsisilbi para sa inyo. Narito po, ang inyong susunod na Vice Mayor, Todd Jaworski. Thank you, sir. Thank you. Napakalang karangalan naman, ha? Si Bossing pa ang nag-introduce sa akin. Talagang maraming salamat, Bossing. Palakpan natin si Bossing Vic Soto. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan na. Mag-picture taking na lang tayo kaya. Alam nyo, alam ko kanina pa ako kayo dito, hindi ko masyadong magkakahapaan ang aking nasabihin. Pero nung nakaraang taon, nag-usap po kami ni Mayor Rico. Totoo ko naman kasi niya wala naman tayong balak talaga at tumakbong itong darating na halalan na ito. Pero nung nag-usap po ni Mayor Rico, sabi niya sa akin, na nung siya'y nakaupo bilang mayor ay napakalaki at napakadami ng problemang hinarap niya sa ating lingkungsod. Lalong-lalo na dun sa mga pag-introduce niya ng mga pagbabago dito sa ating pamalaan. Dahil sabi nga niya, bawat departamento may kanya-kanyang sindikato. At yun po ang pinakamahirap na gawin sa isang pamalaan na malungkot. Yung paano mo inidiretso. Dahil nakasanayan na ng ilang dekada na kabulungan. Kaya po si Mayor Rico humingi ng suporta dahil sabi niya kahit na si Congressman Romulo ay kakampi niya at kasangga niya sa paglaban ng katiwalian sa ating pamahalaan. Pagdating ko sa lokal, siya lang po ang mag-isa. Dahil nga si Congressman Romulo, nasa batasan, gumagawa po ng batas. So, nandito na po ngayon. Kasi alam niyo naman, nung lumaban sila, silang tatlo kasama ni Kiko Rustia. Kaya lang nga si Kiko, konti na lang eh, hindi pa umabot. So, doon nanalo nga si Mayor Rico, nanalo siya mag-isa. Pero habang nagpapakilala ka naman pagbabagong tunay sa ating lungsod, napakaraming hamon din ng kanyang hinarap. Ang swerte natin, dahil ang Pasig ay mayaman. Sinabi nga ni Mayor Rico kanina, nasa 13.7 billion na ang income ng Pasig. Ganyan na kayaman ang Pasig. Pero mga kaibigan, habang ganyan kayaman ang ating lungsod, yan din po ang pinakamalaking tukso. Tukso sa katiwalian, tukso na ang gustong makinabang sa kayamanan ng ating lungsod ay magamit nila para sa sarili. Pero sa buong Pilipinas, iisa lang ang mayor na tumindig para sa pagbabagong tunay. Kaya nga sa lahat ng mga national agencies ng ating pamahalaan, halos lahat na ng parangal binigay na kaya sa ating mayor. Last month, meron naman siyang bagong parangal. Alam niyo ba yan? Local Chief Executive of the Year Award, Pasig Mayors, Vico Soto. Sa dami ng magagandang mga pagbabagong na ipasok niya sa ating pamahalaan, hanggang Amerika, binibigyan siya ng parangal. Tama ko ba? The U.S. State Department binigyan ng parangal ang ating mayor. Anti-Corruption Champion Award, Mayor Vico Soto. So ito na po, nag-umpisa na ang paggulong ng pagbabago sa ating lungsod. Ang swerte ho natin dahil naibalik ni Mayor Rico ang pride natin bilang mga Pasigenyo. Tama ho ba? Pag tayo ay nasa labas ngayon ng ating lungsod at nalaman kayo ay Pasigenyo, ano po sinasabi ng mga kababayan natin Pilipino? Napakaswerte ninyo dahil magaling ang mayor ninyo. Yan po ang totoo. At aaminin ko po sa inyo, si Mayor Rico po ang dahilan bakit po ako bumalik dito sa larangan ng politika. Wala na po yung ibang parangat ko. Kung iba ho nag-i-anyaya sa akin na lumaban ulit, hindi po ako sasama. Pero nung nakita ko yung ginagawa ni Mayor ng pagbabago, sabi ko naman, pag hindi ako sumama at tumulong kay Mayor Rico, alam niyo naman dati akong congressman ninyo, di ba?
2004 to 2007, ako po'y naging congressman ninyo. Noong 2007, natutupunan, wala po akong balak na mayor, pero sinabi ng taong bayan noon, lumaban ka na dahil kailangan namin ng pagbabago. Lumaban po akong mayor noon, pero noon, yun yung huling manual elections. Kaya yung pagbilang noon, ang quick count noon, nanalo ko ng 40,000. Pagdating na sa bilangan sa Kantasi, yung bilang nito doon, sa kabila, bilang, pinara. Kaya pagtulong ko, pagising namin, sabi ng abogado ko, boss, natalo tayo. Sabi ko, akala ko ba, landslide tayo? Sabi niya, hindi, iba yung bilang dito sa City Hall. Pero, tapos na ho yun. Sabi nga nila, everything happens in God's time. So ito ngayon, ginawa niyo na eh. Nagising na ang Pasig. Noong ba, gising na. Pero ito, 2019, lumaban na talaga, nagsalita na ang Pasig. Talagang sinigaw nila, pagbabago, Bicol, Soto, Roman, Romulo. Ang malas na muna din, pagpupo naman nila, tinamaan tayo ng pandemya. Dumating ang COVID ngayon. So yung kayamanan ng ating lungsod, nabiyak. Nabiyak papunta sa serbisyo at napunta para malabanan ang COVID. Pero ito, nakikita na natin ang liwanag. Patapos na ang COVID. Yung 13.7 billion pesos ngayon ninyong magagamit ngayon natin para sa programa, para iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Pasigenyo. Kasi ang, alam mo, pinaka-problema ng Pilipinas. Kaya hindi po tayo umaasenso bilang isang bayan dahil kahit anong ganda ng programa ng ating pamahalaan, pag meron pong korupsyon o katiwalian, pag nakukurutan ng mga tao na kapupo sa pwesto, ginagaya ko ng ibang tao sa loob ng gobyerno mismo. Pagdating na ng implementasyon sa baba, wala na hong natitira para sa tao. Yan po ang totoo. Kaya nga, kakaiba tayo dito eh. Alam niyo ba, dito lang sa Pasig, yung sinasabi ni Mayor Bingo na 20 to 30% savings, nakakausap ko po yung mga kapitbahay natin, lungsod. Alam mo, yung sinasabi sa atin tungkol sa Pasig, ang Pasig daw, sinira ang presyo ng pamahalaan sa buong Metro Manila. Sabi ko, bakit? Ano ibig sabihin? Kasi daw, dito daw sa Pasig, pagka nagroon ng bidding, mas mura ng 20 to 30% lahat ng binibili ng ating pamahalaan kumpara sa mga lungsod nating kapitbahay. Yan po, totoo. Pero itong problem, itong pagpaglalaban ni Mayor Bingo, hindi po biro-biro ito. Ang tinataya niya po dito ay buhay niya. Kasi katulad ng sinabi ni Mayor Bingo kanina, 1 billion na higit isang taon. 1 billion a year. More than 1 billion a year. Ang dating napupunta sa bulsa ng iilan, ngayon dinasag niya at tinigil niya. Kaya rin yan din po ang mga tao na gustong ibalik yung dating gawin. At nakakalungkot to dahil ang aming mga tunggali ngayon. Magtanong-tanong po kayo sa ating mga kapitbahay na barangay. Namimigay po sila ngayon ng bigas, may ikipit pa na pera. Yung kwento ni Kong Roman kanina, totoo po yun. May bigas, may pera pa. Isipin po natin, magkano ba sweldo ng isang kunsehan? Magkano ba sweldo ng vice mayor o mayor o congressman? Milyon-milyon ang tinatapon ng ating mga kalaban ngayon para lang makabalik o makaupo sa pwesto. Pero pag yan po ang nangyari at nakabalik tayo sa dating gawin, alam naman po natin yung konting bigas na nakakabusog sa akin, sa atin ngayon, ng isang o dalawang araw, tatlong taon na naman natin paghihirapan bilang isang lulong, iba bilang isang lulong. Kaya po kami ngayon tumitindig bilang isang grupo. Hindi po ito laban ni Mayor Bingo, ni Hong Roman, ni Toto, o ng ating mga konsehan. Ito po ay laban ng bawat isang Pasigeno na nag-aangat na mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Ang dali yung mga ako ng mga programa. Kaya ko pong magsalita dito hanggang bukas sa mga pangakong magaganda katulad ng ginagawa ng ating mga tumbali. Pero ang totoo po niyan, ang Pasig, iba na. Gusto ng Pasigeno ngayon yung pinapakinggan sila. Kaya ang ipapangako ko lang po sa inyo, simple, bilang Vice Mayor ninyo, kung ako ay pagkakatiwalaan ninyo, itong gantong klaseng tatakaya. Dito nyo narinig ang programa namin, pero ito rin dapat ang maging pagkakataon na papakinggan namin kayo. Pagkatapos po ng halalan, mag-uumpisa po kami,
kami ay nailagay ninyo sa City Hall, ibababa po ng giting ng Pasig ang Council para pakinggan ang hinahing at pakailangan ng bawat isang Pasigano. Linggo-linggo, ibababa po natin ang Council para malaman namin kung paano natin gagamitin ang pera ninyo. Hindi po nung pera ng ating nang nakaupo sa pwesto, ito ay pagmamayari ng bawat isang Pasigano. Kaya po kami ngayon nakikiusap. Nakikiusap na mag-ingat po tayo sa mga yung matatamis na salita ng ating mga tunggalin. Mag-ingat po tayo sa pera-pera politika. Eh yung mga masakit eh, yung mga kalaban po natin, sila pa, yung gumagawa ng kwento fake news hanggang sa internet, sa Facebook, sinisiraan ang isang taong tumayo sa pagbabago, si Mayor Pico pa sinisiraan nila. Ang nakakalungkot dyan, ano bang naiambag nila sa pagbabago? Yung iba sa kanila, napakatagal na sa pwesto, nakinabang sila sa pwesto, ngayon binabatikos nila si Mayor Pico pa. Yung taong buong mundo sinasabi, ang galing ng mayor ng Pasig, pero yung mismong nakinabang sa bulok na sistema, sila ngayon nagsasabi, nagbibintang kay Mayor Pico. Kaya po masakit dahil sa politika, alam nyo, di ba dapat tayo yung mga, tayo yung lahat ay Pasigenyo. Kahit anong kulay po natin sa politika, pagkatapos ng halalan, eh tayo dapat ang nagmamahalan. Dapat nagkakaroon tayo ng respetuhan kahit na panahon pala ng eleksyon, kahit panahon pa ng politika, hindi po dapat tayo nagbabatuhan ng putik. Dapat tayo mismo nagre-respetuhan. Kasi iba na nga ang politika dito sa ating lungsod. Kaya sana mga kaibigan, maging mapanuri po tayo dito sa mga taong humaharap at haharap pa sa atin sa mga darating na araw. Ito po ang pinagkakatayuan ng giting ng Pasig, yung panibago na politika na hindi pang sarili pero para sa bawat isang mamamayang Pasigenyo. Ngayon, naglaro sila bilang isang team, isang solid na team, na isa yung kanilang goal, yung goal nila, championship. Isipin po natin ang lokal na pamahalaan ng ating lungsod, ang LGU ng Pasig, ay para din dapat isang team. At gusto rin natin maging champion. Champion para sa servisyo sa Pasigenyo. Champion para sa programa, para sa ating kababaihan, para sa ating mga senior citizen, programa para sa kalusugan, programa para sa kabataan, sa education ng ating mga anak, sa pre-college education ng mga bata, at marami pang iba. Eh, swerte po tayo, dahil sa team natin sa LGU, meron tayong magaling na coach. Yan po ay walang iba, kundi ang ating Mayor Pico Soto. At syempre, kung may magaling tayong coach, meron din tayong team manager. Ito po yung magaling na team manager, nagbibigay ng direksyon at inspirasyon sa team natin. Yan ay walang iba din kung hindi ang ating congressman, Roman Romulo. Pero sa team, ang gumagawa ho ng puntos ay ang mga player. Kaya po importante, ang mga player natin, ito po yung mga konsehal. Importante po ang papel nila. Bakit? Sila ang gumagawa ng resolusyon at ordinansa. Hindi po yung mayor, vice mayor o congressman. Kaya hindi nila lang ang konsehal. Kasi sinasabi niyo ba, konsehal lang naman yan eh. Kahit sino pwede. Mali po. Sila nagsusulat. Kaya pag kayo nagkamali ng pagpili ng konsehal na hindi magaling, anong klaseng ordinansa o batas o programa ang mga ibababa rin natin sa tao? Kaya sana po ako'y makikiusap ng matindi sa inyo. Itong mga humaharap po sa inyo ngayon, ito yung napili ng ating mayor at ni Congressman Romulo. Nabigyan ng tiwala na makatulong nila sa laban nito, sa laban na pagpapatuloy ng mga pagbabago ng mga programa sa ating lungsod. Kaya sana po, pagkatiwalaan din natin itong mga konsehal ng giting ng Pasig. Pwede ko ba? Kasi isipin natin ha, nakakita na ba kayo ng team na nag-champion ng player galing sa kalaban? Wala pa, di ba? Imposible yun. Yung player mo, kukunin mo sa kalaban mo, tapos gagawin mo yung player para maging champion kayo. Wala lang ganun eh. Kaya sana talaga kailangan po natin tumumbuo ang team natin. Panghuli, siyempre kung may coach, meron din assistant coach. Diba? Diyan po papasok yung vice mayor. Yung vice mayor po, alam nyo, kahit saan naman kayo po tumingin eh, sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, pag ang mayor at vice mayor magkakampi, mas madali hong maipapasa
magagawa yung mga programa na para sa ating mga mamamayan. Kasi alam niyo ba, hindi pwedeng gumastos na kahit 5 ang mayor pag walang otoridad na binibigay ang council. Kaya importante po ang papel ng vice mayor talaga. Eh kung maglalagay ka rin ng vice mayor na kalaban pa ng ating mayor at walang ginawa, ngayon pa lang kung hindi gumawa ng storya, kawawa po ang Pasigueño. Kawawa po. Kaya ako, ito naman ang may papangako ko sa inyo bilang vice mayor. Yung tiwala na binigay ni Mayor Bigo sa akin na isang karangalan na ako'y mapili niya na makasama niya sa laban na ito, hindi ko po sisirain at papangalagaan ko yan. Patulad ng tiwala binibigay ng taong bayan sa akin. Muli po, kami po ay nagpapakumbabang humihingi ng inyong suporta at tulong. Hindi po para sa amin, pero para sa pangarap natin na magkaroon ng hindi lang maayos na buhay dito sa ating lungsod, pero sa dami ng ating kayamanan sa Pasig, magamit lang natin ng maayos po ito, maniwala po kayo, under the leadership of Mayor Bigo, kaya po natin gawin ang Pasig na pinakamaganda, pinakamaayos at pinakaprogresibong lungsod sa buong Pilipinas. Tandaan po nyo yan. Muli po, ako po si Dodo Jaworski, tumatakbong Vice Mayor, ang kakampi ng pag-asa, proud member po ako ng Giting ng Pasig. Mabuhay po ang Kanyoban at maraming salamat po sa inyo. Dalawa po kami, meron kaming naabot. Meron kami nagagawa, pero para madoble o matriple yung mga effort namin, ito naman. At ako po, bilang inyong mayor na ating lokal na pamahalaan, kailangan ko po ng mga kasama. Kahit saan po kayo tumingin, LGU sa probinsya, tingnan po ninyo. Pag magkasama ang mayor at vice mayor, mas mabilis umuusad ang mga programa ng gobyerno. Kahit saan naman po, totoo po yan. Kaya sana, bigyan niyo po ako ng vice mayor na pagkakatiwalaan natin. Wala na pong iba. Vice Mayor Dodo Jaworski. Congressman number 3 sa inyong mga balota, Congressman Roman Romulo. Magandang gabi, mga kasama kong Pasigueño dito sa Bliss 3, sa West Bank, at syempre po, may mga kasama rin po tayo ng mga taga District 1 rin po pa rin. Magandang gabi po sa ating lahat. Alam po ninyo, nung nakikinig ako kay Vice Dodot, yung huli po hindi ko makalimutan yung paalala niya sa ating lahat dito. Ang sabi ni Vice Dodot ay marami pong bigas at may pera raw na umiikot. Alam po natin, wala namang kinalaman po dun, ano? Pero nung mention po yung bigas at pera, may naalala po akong storya. Alam po ninyo, wala namang kinalaman to, pero masaya na rin tayo. Di kay kwento ka na lang po itong storya na narinig ko. Alam po ninyo, isang araw, nagkakagulo po sa impyerno. Yung mga demonyo po, sinasabi po, ay Satanas. Bakit po ano? Bakit hindi tayo nadadagdagan dito? Lahat ng trabaho kami lang gumagawa. Ang init na, ang dilim na, tapos tayo na lang nagtatrabaho. Sabi ni Satanas, may solusyon dyan. Mag-recruit kayo ng mga sasama po pagunda dito. Sabi ngayon ni Satanas, o ganito ha, bibigyan ko kayo ng 45 days na makapag-recruit para meron kayong matulong dito sa impyerno. So yung mga demonyo naman po, tonto, may 45 days kami. Nag-akyata po ngayon lahat. Naghanap po sila. Igot po sila. Tinignan nila, sino kaya pwede nating masama. E napansin po nila, lahat ng tao, naririnig nila, lahat gusto pumunta ng langit. Tama po ba yun? Lahat tayo gusto natin pumunta ng langit, di ba? Sabi ng mga demonyo, bumalik lahat kay Satanas. May problema po tayo. Wala akong gusto sumama sa amin papuntang impyerno. Sabi ni Satanas, huwag ganyan. Yung 45 days, kahit ano sabihin nyo na, maniniwala ang lahat ngayon ang pagkakataon po natin. Sabi nila, sige, balik sila. Lapit yung isang demonyo po, lumapit sa isang tao. Sabi niya, pare, kamusta po kayo? Siyempre, hindi naman siya nagpakilala, demonyo siya. Kamusta kayo?
Eh, mabuti naman po ako. Saan ka papunta? Eh, magsisimba po ako. Sabi niya, oh, di alam mo kung magsisimba ka. Alam mo ang langit, alam mo ang impyerno. Siyempre! Ako nga, gusto ko pumunta ng langit. Ako at buong pamilya ko, lahat ng kaibigan ko. Sabi niya yun ang demonyo. Teka, huwag masyadong madali. Pakinggan mo muna ako. Baka naman makita mo, maganda rin sa impyerno. Sabi ng tao, imposible yan. Sabi niya, hindi, ganito. Kung papayag, kung okay sa atin lahat, sasama kita. Pwede mo tingnan ng impyerno. Pwede mo rin tingnan ng langit. Sabi niya, pwede pala yun? Pwede. Halika. O saan mo gusto pumunta una? Sabi ng tao, sa impyerno muna tayo para yung pagkatapos nun maganda na sa langit. So punta na po silang impyerno. Siyempre yung tao ko medyo kinakabahan. Naku, hirap nito, kinit doon ang dilim. Pero nagunat po siya nung palapit rin doon sa impyerno. Biglang pagpasok po nila, maganda po yung lugar. Maaliwalas. Malamig yung klima, yung tama. Tapos hindi pa po yun. May buffet pa po ng mga pagkain. Yung mga paborito po niyang kainin, andun lahat. Sabi sa kanya ng demonyo, oh, pare, kain ka lang. Lahat, sabi niya, oh nga, lahat paborito ko. So kumain po siya. Pagkatapos po niya kumain, sabi niya, oh, pwede, makita ko naman ang langit. Sabi ngayon sa kanya ng demonyo, teka, bakit ganado pa rin ito? Parang pinakain ko na ng buffet, favorite niya lahat. Ang ganda nung pinakita ko, kahit hindi naman ito ang tunay na impyerno, gusto pa rin pumuntang langit. Sabi niya, kailangan medyo dagdagan ko yung mga gagawin ko. Sabi niya, o bago tayo umalis, bigyan muna kita ng t-shirt na maganda. Ano ba ang favorite t-shirt mo? Ako naman, kahit ano, basta, o ito. Sabi niya, ganda po nito ah. Sabi niya, sa demonyo, pwede bang suotin ko ngayon? Opo, pwede mo suotin yan. Sabi ng demonyo, teka, bago mo, may kukunin lang ako. E ganado na po siya. Tayo, maganda po tayo. Pag gusto natin na shirt, suot ka agad. So ang ginawa po niya, binuksan po niya. Pagbukas po niya, may nahulog. 500 pesos. Sabi niya kaagad, oh, sir, may 500 pesos. Napatingin po si Satanas. Eh yung demonyo po, tumakbo ulit sa atin. Uy, 1,000 yan. Sabi mo, 1,000 yan. Ito yung 500 pa. Sa totoo po, 1,000 pala. Ay, pero sabi, okay na po, nabigay niya. Eh, sinuot pa rin yung shirt. Sabi ngayon, papunta na sila. Sabi ngayon po niya ng tao, oli ka na, punta na tayo. Nagunat si demonyo, gusto pa rin pumunta? Sabi niya, teka, may pabaong pa ako sa'yo. Opo, sabi, bibigyan kita ng 4 kilo ng bigas. Wow! Sabi naman po ngayon, sabi po nung tao, teka, alam nga naman bitbiting ko yan. Ang bigat po niyan, di ba pupunta pa tayong langit? Sabi, oo, oh, ganito na lang, ihatid ko na lang sa bahay niyo. Pagdating mo, nandun na. So pinahatid po yun, pumunta na po sila sa langit. Pagdating po sa langit, iba rin po pinakita sa kanya ng demonyo. Ang pinakita sa kanya, madilim, mainit na lugar. Hindi nga siya maniwala, ito ang langit. Sabi niya sa demonyo, sigurado mo, ito ang langit. Eh siyempre po, eh rinerecruit siya. Kailangan magsabi ng kahit ano na lang. Kahit hindi na totoo. Kahit fake news, sinasabi na po. Para lang makapag-recruit. Sabi niya, oo, yan ang langit. Sabi niya, sige. O ibalik mo na ako sa lupa. Di binalik na po siya sa lupa. Eh ngayon po, natapos po yung 45 days. Alam niyo po, ano araw, hindi ko maalala eh. May nine po. Eksakto, binalikan po siya ng demonyo. Sabi po sa kanya, oh, eto na, 45 days na, kailangan ka na magdesisyon. Ano pipiliin mo? Langit o impyerno? Sabi ngayon ng tao, sigurado mo, yun talaga yung impyerno, ha? Yung langit yung pinakita mo sa akin. Sabi niya, oo, yun naman talaga ang totoo. Sabi niya, sige, dahil yan ang sinabi mo, pinakita mo sa akin yan. Sige, impyerno tayo pumunta, doon na ako. Eto na po, sabi nung demonyo, alright, pumunta na tayo.
Kwenta na po sila. Pagdating ngayon po sa impyerno, di ba po kinakita sa kanya dati, maliwalas, maganda yung klima, may buffet. Ngayon po, pagdating po nila, iba, hindi na po yun. Yung tunay na impyerno na po. Madilim at napakainis. Sabi po niya ngayon, pare, bakit ganito? Ang pinakita mo sa akin, maganda. Bakit ganito? Madilim at ito po, madilim at napakainit. Sabi sa kanya ng demonyo, ah, yun ba? Yung binala kita dito nung 45 days? Campaign period po yun! Kahit ano sasabihin ko para masama ka. Kaya ako po kinikwento yun. At pagpasensya niyo na po yun. Dahil sa totoo po, naalala ko lang kasi yung kwento na yun, nabanggit kanina ni Vice Dodot yung mga nangyayari. Pero alam po ninyo, iilang araw na lang, magpapasya na po kayo. Kung sino po ang pipiliin po ninyong manunungkulan dito sa ating lungsod, Congressman, Mayor, Vice Mayor, lahat ng konsehal. Pero alam po ninyo, alam ko naman ang totoo. Dito po sa lungsod ng Pasig, dito sa Bliss Street, dito sa West Bank, dito sa mga tagal District 1, alam po ninyo, ngayon po, iba na ngayon. Alam po ninyo, kung ano dati at ano ngayon. Alam po ninyo, may nagkwento lang po sa akin. Ang sabi sa akin, Congressman, ang sabi nga eh, bakit raw nagtayo kayo ng malasakit center sa isang lugar lang, sa Rizal Medical Center? Totoo po yan. Nakapagtayo po kami ni Mayor Vico ng kauna-unahing malasakit center sa lungsod ng Pasig. Totoo yan, natayo po namin yan sa Rizal Medical Center. Ang pangalawa po, itatayo natin sa PCGH. Pero pagkatapos sa pagkatapos po nitong pandemya, ang tanong ko po ito, bakit nila tinatanong? Bakit nila sinasabi na iisa lang ang natayo namin? Eh sila po, sa habang pananungkulan, kahit isang malasakit center, nakapagtayo ba sila? Kaya nga po, yan ang pinagtatakaan ko po talaga eh. Bakit nagkaganon? Alam po ninyo, hindi ko nahuhabaan. Alam niyo po, bilang pambabatas, ang trabaho ko, bilang congressman po, magsulat ng batas. Isang batas po na talagang pinagmamalaki ko. Noong 2013 to 2016, nasulat po natin yung kauna-unahang free college education sa buong Pilipinas. Ang pangalan po niya, Unifast Law. 2015 po na pirmahan yan. Sa ilalim po ng batas na yan, pag middle class ka, pababa, dapat yung tuition fee mo sa kolehiyo, bayaran ng national government. Opo, 2015 pa po yan.